ganun ka na. Tanong niya paano ka daw nag-start sa showbiz. Ah, ako mo. Ideal man mo. Ideal man ko. Okay, ito na lang yung last na question ko para sa ating dalawa. Okay. Kaya sagutin niyo. Okay. Ano yung pinaka-worst na ginawa ng ex mo sa'yo? Oh my God. Sinag-worst. Okay. Diba, uubutin. Wala naman akong gabi doon. Nanonood lang ako. Tawa-tawa kasi talaga ako sa kanila.
So, feeling ko, na ayun talaga ako sa kanya ever since. Kaya, alam mo yun, pwede. Parang kung jowa mo siya, parang tao ka lang ng tao. I'm happy lang. Pero ang taas lang tingin ko kay Admiri, kay ate talaga. Yung alam kong artista ko, sabi ko, oh, ganyan. So parang admiration. Admiration yung nararamdaman ko talaga. Sabi ko, ang weird, pero hindi kaya ko sa inyo. Baka ganun talaga yung take ng tao. Kasi nga, na-alam talaga ako sa kanya. So parang happy ako na. Ako naman. Oh, sige. From sa akin, hindi. Nakabahan na siya yung magkalit sa'yo. Ito ka ba? Meron ako nabasa na tinanong pa na. Tinanong niya paano pa daw nag-start sa showbiz. Paano ako nag-start sa showbiz? I started kasi TV commercial talaga. Not kaya tayo sa vlog. Every first vlog ko. TV commercial. Pero ever since bata pa lang ako, gusto ko na talaga mag-arty. Mag-arty ako sa salamin. Hiyak ako. Kung ano yung napanood ko, like, mo hindi. Kumina-workshop mo yung sarili mo. Oo, so, yun. Tapos, so, nung, syempre, wala kang chance. High school, grade school ka, high school, ganyan. Tapos, college, yata. College ako na may naka-scout sa akin na talaga? Agent from, sa modeling agency. Tapos, yun, may ginawa ko yata ng ads for ASAP. Eskinol, sinabi yung brand. Eskinol, baka naman. Doon, nakita ko sa ASAP ng talent coordinator. Asa tama ba? PC ng Banana Seed. First ever show ko, Banana Seed. Yun, first ever show ko. Hanggang doon na. Hanggang doon na nagtuloy-tuloy. Okay, so ito. Ang ganun na natin na may jowa. Si salamat mga tao. Oo, ganun na jowa. Ito siya, oh. Ito siya. Boyfriend mo. Pero nung dati ba, na hindi pa kayo nito, sino talaga yung pinaka-crush mo sa show? Si DJ! Si Daniel! Alam ni Tom yun, na parang yun talaga yun. Fan din kasi talaga nila ako. Grabe kasi no, super nakakapalit sila. Tsaka iba yung ano. Actually, si Tom din. Actually, si DJ. Pero ako kami fan. So yun. Okay, question ko din po. Hindi mo malilimot ang naging role mo na ever. Kasi, pinaka tumatapat sa tao yung reacting ko sa ano sa Viva siya napalabas sa Rizali. Kasi ang bahay ako doon. Comedy yun. Hindi ko talaga alam na marunong ako mag-comedy. Hindi ko alam talaga na may timing pala ako. Ginawa ko lang siya. Tapos dati natutuwa. Kasambahay Juan, kasi may nagka-work ko yun. Yung Juan, yung kami-kami nila daw, na Lynn, Bertolo. Ah, talaga? So ako yung laging kaaway ni Donalyn doon. Ganon. Pero ko pala isa, kasi ito lang, parang sobrang saglit lang kasi ako lumabas dito. Memorable siya for me, kasi nakasama ko si Ate Anne, si Anne Curtis, MMK. Meron siya, di ba, yung role na tomboy siya. Tomboy siya doon, tapos ako yung ano na doon? First, ang jowa na doon. So, kami yung kinikinikin ko. Pag umay ko niya, may hawakan kami ng kamay. Kinikinik ako! Siyempre, ang Curtis. So, doon ko rin naisip na tomboy na yata. Pero pwede pala rin. O, kaya yata single ako. Kasi, babae na rin kaya yata talaga yung gusto ko. Alam niyo na. Kamusta naman katrabaho si Ayon ni Love Suset? Sabi ni Rafa. First, alam niyo ba? Movie niyo? Para hindi, si Ayon nag-monkep well na siya. Ako, hindi, nakasama ka. Hindi, nagkasama kami sa ano eh. Movie ni ate ba? Ni ate, oo. Same lang, kasi lagi mo kasi nag-work to showtime. Baka para sa'yo na. Sa akin? Siya, kasi akala ko tahimik lang din si Ayon. Dami siyang baon. Dami niyang baon. Kaya ako nagustuhan si Ayon kasi nibigyan niya kami. Tayo na tenga kami sa set. Tapos nilabas ni Ayon yung isa niyang ano, mga baon niya. Tapos pinagbubuksan namin. Tapos biglang sinabi niya, oh, 50 yan, 100. Sisingil niya kami, divide pala yun. Hindi na kami tumulit. Kasama naman si Ayon sa set. Kasi, wala din sa palasa. At saka ano ha? Ang gusto na lang uwi. Oo. Yung ano, alam niyang lock-in. Pero rest day niya yung araw. Tapos sabi niya, uwi ako. Kasi yung rest day ko naman. Eh, lock-in. Bawal yung uwi na talaga. Uwi na niya ako. Uwi na niya ako. Tapos yung goodbye. Oo. Oh. Oh, yun. Yeah. Napanood niya naman na ito. Nakauwi na yan.
question ko ulit. Ayun, related din sa kanina. Ano ba yung dream role mo? Do you always go to TTP when we want to visit kasi and have a picture with you? Oh. Sabi ni Paroy Steve. Go kasi dati, lagi you always, lagi ka nandun. Every night? Hindi naman every night. Pero nung, nag-every night ako siguro nung kakabukas yung mga city. Kasi syempre, yung road natin yung resto, saka na-enjoy namin. Kasi yung talaga, yung city talaga tambayan natin. Pagkada. Tapos partners pa kami. So, na-enjoy namin. But at the same time, kumikita yung diba? Yung store. Oo. So, natutuwa rin kami na pinupuntahan nga siya ng tapos na ikita nga rin kami na nandun kami. Kaya, yun, sana ma-ano niya ako, ma-abutan niya ako doon. So, yun, pag nagpa-picture lang naman kayo, 500 lang. Joke lang, pili yun. Okay, ito na. Hindi ko talaga editing kasi gusto ko mag-travel around the world. Yung works, diba? Magiging FA. Naisip ko yun. Gusto ko. Pero alam mo, naisip ko din dati. Gusto ko mag-pilot. Masyado mahal mag-pilot. Pero parang gusto ko balik na eh. Sige, pag-iipunan ko. Mostly sa mga FA na nakilala ko na, diba at first nag-FA sila. Tapos parang nag-ipon lang sila. Then, parang pilot sila. Nag-aviation sila. Kasi may pera na akong pang kaya mo. Kaya-kaya mo yan, Debbie girl. Bye! And share! Para ako na magpapalitan natin yung sunod-sunod. Oo. Para ako na magdadrive. Ng ano niyo, aeroplano. Next location po, ganun. Ikaw na. Ay, question ko na. 10 years na lang from now, naman nakikita yung sarili ko. Ako, wini-wish ko na sana 10 years from now, meron na sa iyong bahay. Yung mga gusto mong mabili, nabili mo na. Tapos, syempre, kung sino yung partner ko, sana siya pa rin yung kasama ko. Kasi, hirap na mag... Parang back to zero ka na naman sa relationship. Oo, hirap na magulo-gulo. Pero, yun din yung akin eh. Kaya ako ngayon, kakadawans, naging single ako last year. Sinabi ko na. That's right. 2020 yun. Naging single ako nun, sabi ko. Life is short. So I don't wanna waste my time na and effort. Diba? Gusto ko si Dawan na yung next ko. So yun yung naisip ko. So hanggang hindi ko pa siya nakikita. And enjoy ko na yung single life ko. True. Parang hindi, actually ngayon hindi talaga ako open for dating. Parang ako, sarili ko na lang muna talaga. Yun yung ngayon. Priority ko, family ako. God, work, yung boy, chan. Yung gano'n, alam mo yung, pero ang dami ng times, alam mo yung nasaktan ka na lang yan. Siguro this time, yung natuto na ako, nauntog na ako. Sarili ko naman dapat yung isipin. Magtanong nga lang tayo ng kahit ano. Ah, sige. May na nga nagtatanong, naalala mo ba daw ba siya? Wala. Marty Ace, kapatan. Ako na? Yes. Ba? Ayun bang nag-guess sa inyo na sobrang kilig na kilig ka, yung starstruck ka na yung parang kumurong yung dila mo, yung level. Mag-guess? Oo. Kasi artista, ganun? Girl or boy, ikaw. Ayun. Nasa starstruck ako sa babae, yung parang sobrang ganda niya. Ganda niya. Sino? Sino ano? Yung first time ko makita. Ang dalag ang gulat-gulat. Ang may abaga niya. Yung hindi mo siya in-expect na sobrang ganda niya in person. Debbie. Pwede! Debbie ba po? Ganda kayo ni atin yung Debbie. Ano? Serious ako.
talaga. Pinaka. One time, naalala ko si John Frantz, nadaanan ko siya sa Holy. John! Eh, kasi diba, bata ako ng papa doon. Gimig din. Oo, kan ako. Kasi yung John Frantz. Oo, alam mo. Tama. Oo, yun. Oo. Kasi, yun yung naabutan natin. Oo. Saka yung itsura niya, ganun pa rin. Parang walang... Yung tumatanda. Amazing. Sila yun eh. Sila John, sila Carlo. Yung barkadahan nila. Yung tumatanda yun. Oo. Usually ako din, yung dati nung nag-i-friend ko nila. Sila Carlo, si Carlo nag-i-close ko. Talaga? Si Carlo. Ay, wala mo yung parang, wala ko parang ko lang sa mga ito dati. Tapos nag-i-close friend ko. Ang mabait nila. Amazing, amazing yung niya. Ideal man mo. Ideal man ko. Lahat yung sinasabi ko sa mga negative talaga. Mm-mm. Especially now, na naging strong talaga yung faith ko. Since nung pandemic. God feeling, parang andun na eh. Nandun yung foundation. Mm-hmm. Parang katao. Lahat okay na eh. Diba? Kung may takot sa Diyos, yun na lang. Takot na siya sa kanya. Kaya na ako. Takot na gumawa ng kasalanan. Parang yun eh. Parang resting ball and to rest peace kapag God feeling na lang. True. So yun, God feeling, family oriented. Kasi ako, bilang orphan na ako. Nakakis ako sa mga tao na yung iti-treasure yung What else? Ito ko kasi, mahilig talaga ako sa tisoy. Tisoy looking. Ah, oo, tisoy looking talaga. Eh, ba't naka-arawan kasi, naarawan kasi. So, yun. Gusto ko kasi malinis tignan kasi for me, para pag... Yung pamula. Sa'yo, ako yung maala eh. Siya yung pamula. Tapos yun. Wala ka sa... So, yun. Ako na ba? Yes. Ano yung pinaka naging bad experience mo with your ex? Parang na meron ka talagang nakukuhang lesson. Pero after that experience, naging strong ka. Parang gano'n. Strong talaga. Pwedeng trauma. Trauma. Hindi, di ba? At first, trauma. Pero parang naisip mo. Yung kung anong nagka ngayon dahil yun sa past experiences mo kasi. So, ano yung, kung gusto mo lang i-share ka? Ano ba? Kasi, lahat naman meron eh. Pero parang ang natutunan ko lang is, friends niya is hindi mo friends. Ganun. You're someone's friends are not your friends. Kung friends pa rin yung loyalty ng mga friends. Oo. Oh, yeah. Kung loyalty ba? Kasi friends niya yun eh. Wala ka pa sa buhay niya. No matter what, kahit gaano mo kabait, itrato yung mga taong yan. Nandun yung loyalty niya. Oo. Boundaries ka pa rin na. Siyempre, at first, so, kasi sa mga kaibigan mo, ano parang, kunyari may friend ka pinahalala, pipilitin mo makisama ng ayos, makidrive, ganyan. Pero, nag-away kayo nung ex mo. Ano, no? Sinuchu nila yung ex mo. Mm-hmm. Ay, masakit nga talaga. Oh. Ako, alam mo, may mga ex ako na naging friend. May mga friends ako na naging friend ko dahil sa ex ko. Mm-hmm. Naging close ko. True friend yun. Yun, yung mga gano'n. Yung mga genuine na tao. Hindi nila... loyal sila, loyal as friend dun sa ex natin. Pero, alam nila yung mali as sa taas. Sana all. Pero, sige, ito na lang yung last na question ko para sa ating dalawa. Sa'yo ka, sagutin din. Okay. Ano yung pinaka-worst na ginawa ng ex mo sa'yo? Oh my God. Nag-worst. Okay. Di ba, uubutin? Nagkita kami. Woo! Day before ng birthday ko. Tapos nakitaan ko siya nung... Sige, Nini! Nini! Oh, parang ako... Ang galing yan. Tapos, hindi niya imagine. Sa bahay niya. Got it. Sa bahay ba? Birthday mo? Birthday niya? Oo, day before ng birthday ko. Siyempre, birthday ko. Family day yun. So, hindi kami... Oo, ganyan din nangyari din sa kanila. Eh, paano naman? Hindi ba kakalimutan yung birthday mo? Memorable siya kasi nasaktan ka. Pero... Darating. Pass. Nakwento ko lang naman. Wala naman part of it. At least, masaya ka naman ngayon. True. May ganyan akong kwento kasi birthday ko din yun. Salubong ko din yun. Or, ex ko kasi, showbiz din yun. So, tenga siya. So, nandun muna siya, nag-stay muna siya sa phone. Meron siya extra phone. Hindi niya yung ginagamit. So, sabi niya, rest muna siya. So, nag-reel yung phone niya. May ginagawa lang ako sa site. Hindi na sinasagot. Tapos number lang. So, medyo nag-ano na ako. Pero, di ba kasi pag may ano, di ba?
ba? May girl and sex. Tapos sinisip ko kasi, hindi niya sila, oo. Parang sabi ko parang, okay, baka tinatawag na siya sa sex, ganyan-ganyan. So, hindi pa naman. Tapos parang sabi na lang sa amin na kakain daw siya. Eh, meron na lang ako feeling na parang may mali. So, hindi ako sama nga kumain sa kanya. Kasi yung mga restaurant sa baba ng condo ko. Sabi ko, sige, go ahead. Sabi ko, kain ka muna. Stay lang ako dito kasi hindi natapos lang ako. Hindi ba niya yung food niya? Actually, sinatapos ko yung food niya. Hindi ko talaga. Kasi, oo, naiwan niya. Pero inaanap niya before malis. Hindi niya inaanap kasi change na po niya ng music. Tapos sinama niya yung driver niya, bumaba sila. Kumain sila. Matagal na po, matagal ko nang ex to ha. Before. Third boyfriend. At yung pangatlo po kasi nakaapat na ano lang naman po ako, guys. Tapos, nung bumaba siya, galing niya naman, sino to? Eh, walang lock yung phone niya. So, chinek po. Nawawala yung phone and inbox. Tinago niya yung messages. Tsaka, siguro na sa loob ng folder. Eh, syempre, wise tayo sa mga ganyan. Sinerch ko po yung phone, diba? Sinerch, tinype ko lang. Eh, dinahanap ko na sana. Nakapasok sa mga folder te. Kung may tinatago. True. Kaya baka mag-bubububub na yung heart ko. Diba? Tapos mag-babe. At nag-reply siya. Ang sabi? Sabi niya, babe, mamaya ka na tumawag. Sabi ko si Nev. Ang bait, alam ng tao. Alam ko babae. At nalaman ko yung tumatawag na yun, Jenny. What? Oh, diba? Sobrang dramatic. Pumupunta yung girl na yan sa condo ko. Nagkakasama kami tapos sa condo ko. Tapos wala akong idea na may something na pala. May affair same, na pala. Same. Parang gano'n yung dun sa, ano, kasi yung friend niya ngayon eh. Ah! Crazy mo siya, tapos tulog mo. Diba ba? Kaya, magaan lang talaga magtiwala sa condo. Oo. As in, grabe yung tabot ng dibdib ko. Tapos pag ikaw na yung suspicious, ikaw pa yung mali. Pero yun, wala na. Pass na naman pa mga pinagdaanan natin kung kapag-gets tayo. Na, hindi na naman mauulit yan kasi yun. Sana hindi na ulitin ang mga nananak. Hindi. Kaso dali alam na rin natin. Diba? So guys, kung gusto yung kato namin, kung gusto rin yung questions na sa nanig. Enjoy kayo! Yeah! Yes, yeah, super! At nabusog. Abangan nyo rin yung vlog namin sa channel niya. Gagawin namin yan. Yeah! Thank you guys! Kapag may content suggestions kayo, comment down below lang. Kung gusto nyo ulit kami mag-collab. So, meron kayong suggestions. Oo, okay. Guys, let me see. Ito, guys. Oo, guys. Getting to know muna kami kasi nga, syempre, kakakilala ka naman namin ni Andrew. Pero hindi ko maging best friend from you. Yay! Malay mo. Diba? Thank you guys for watching. Subscribe kayo. Channel ni Ate Girl. Jackie. Jackie Gonzaga. Ah, full name pala siya. Jackie. Usually kasi diba Jackie Girl ka. So, Jackie Gonzaga. Subscribe kayo sa kanya, guys. Thank you so much. Bye!